Michael, alam mo, balak ko naman kasi talagang sabihin sa'yo ang tunay kong pagkatao. Pero wala pa kong lakas ng loob dahil wala pa ko sa mood mag-explain ng lahat-lahat. Pero malalaman mo naman talaga. At wala akong planong itago to. At ngayong andito ka na nga at alam mo na, ay sasabihin ko na sa'yo ang lahat-lahat. Michael, alam mo, sa totoo lang, isang mangkukulam ang pamilya namin. Ang mama ko. Ang papa ko. Mga mangkukulam sila. At ako, marunong din ako mangkulam. Pero hindi ko ginagawa dahil alam kong masama ito. Yan ang totoo, Michael, kaya tanggapin mo man ako o hindi, ito talaga ang tunay na ako. Pero huwag kang matatakot dahil hindi naman ako masamang tao. Matagal akong di nakaimik at nakikinig lang sa mga sinasabi niya. At hanggang ngayon niya ay hindi maipaliwanag ang aking nararamdaman. Basta ang alam ko ay pabilis ng pabilis ang pintig ng aking puso. Pero pilit kong ikinakalma ang sarili ko. At maya-maya pa'y nakapagsalita na rin ako. Shen! Pwede bang umuwi na muna ako? Bukas na lang tayo mag-usap ulit, saka pagod na rin ako. Kaya kailangan ko na umuwi. At gagawa pa ako ng mga assignments ko. Ah, ganun ba ang sagot naman niya? Michael, lawakan mo sana ang pangunawa mo. Huwag mo sana ako pag-isipan ng masama dahil hindi ako masamang tao. Sige, Shen, uwi na muna ako. Kita na lang tayo bukas. Ang sabi ko. Sige, Michael, bukas na lang. Ang nag-aatubili niyang sabi. Kinaumagahan hapon na at naglalakad na ako para umuwi. Di ko na in-expect na magpapakita pa si Shen. Subalit maya-maya pa'y tinawag niya ako mula sa aking likuran. Michael, galit ka ba sa akin, ang mahina niyang sabi. Hindi naman, Shen. Michael, about nga pala kahapon, pwede bang makinig ka sa paliwanag ko? Ayon ba? Hindi ako nakatulog kagabi sa kakaisip sa nakita ko sa bahay niyo. Maraming tumatakbo sa isip ko pero ang ending ay di pa rin talaga ako makapaniwala sa nakita ko. Subalit huwag kang mag-alala, Shen. Dahil walang magbabago sa pagtingin ko sa'yo. Inisip ko na pangit at masama yung gawaing ganun, subalit. Naunawaan ko na hindi mo rin naman ginusto yon, di ba? Talaga, Michael? Naunawaan mo ako. Alam mo, natakot talaga ako. Kasi akala ko di mo na ako papansinin. Maraming salamat sa malawak na pangunawa. Pero yaan mo, ikukwento ko sa'yo ang lahat habang naglalakad at pauwi na tayo. Kasi unfair naman kung hindi mo malalaman at basta mo na lang tatanggapin. At habang pauwi nga kami ay naparami naming mapagkwentuhan patungkol sa kung kailan at paano ito nagsimula. Tanggap ko ang girlfriend ko sa kung ano siya. At di rin ako nagsisisi. At ni hindi rin ako natatakot sa kung ano ang meron sa kanilang lahi. Ganito talaga siguro kapag mahal mo. Tanggap mo kung ano ang meron siya. Or kung ano pa man siya.